Ano pinagbago ng buhay mo dahil sa volleyball? Kumapal na yata yung mukha. Meron ka rin palang pinapatay yung bahay ngayon. Kailangan kong mag-invest para sa future ko. Paano naman ang love life? Wala nang time. Hindi, 24/7 po kami magkausap. Kung sino? Ay, hindi ko alam! Ito na nga yung alok sa'yo, naturalization. Andito lang din kami para sumuporta sa kanya. Hindi niya i-accept yun basta-basta. Kamusta naman po kayo sa inyong mga tahanan? This is Gretchen Ho, working from home. Asenso na po tayo sa buhay. Meron tayong mic, green screen, ring light, and a whole setup. And, you know, we've been here over a year and we've had to adjust. And we have to keep moving forward at lumaban lang. And today, I will be relaunching my YouTube channel where I will be showing you the uncut version of my conversations with different people on TV. May it be athletes, inspiring personalities, or just people that I get to meet on a day-to-day basis. And what an honor it is to start off with somebody who has inspired not just me, but the whole country with her latest feat. She is the first Philippine volleyball player to win an international championship overseas. And we've been hearing talks about her naturalization offer in Japan. We've been hearing talks about, you know, her, you know, how big that was for the Philippine volleyball community. Pero sa likod nun, ano nga ba yung mga pinagdaanan niyang struggle? Ano ba yung mga luba? Ano ba yung mga pinaghirapan niya? Yan po ang malalaman natin sa interview na ito. Okay, so Jaja, how are you doing? Kamusta ka? I see your interviews left and right and people congratulating you all over. You know, how are you feeling right now? Ano ba? Actually, ano, masaya, nakaka-overwhelm, nakaka-proud na sabi ko nga sa mga interview ko, hindi ko naman ine-expect na magiging ganun yung resulta nung lahat ng paghihirap or sacrifices. Sabihin natin, lalo na ngayong third season ko dun sa Japan. Galing tayo sa pandemic, di ba po? So, parang pumunta lang ako doon, may goal, pero hindi ko in-expect na magiging ganun yung kalalabasan na magcha-champion kami sa V-Cup. Ayan, despite na ang daming pinagdaanan nung team namin. Nakakataba rin ng puso kasi maraming Pilipino na sumusuporta sa'yo at talagang wina-welcome and nagsabi sila na proud kami sa'yo. Parang ganun. Meron bang bumati sa'yo na hindi mo makalimutan o nagulat ka? At sino yon? Actually, si FIBB World, nag-post siya last time na nag-bronze kami sa Japan. But yung Japan ambassador, hindi ko in-expect na magpo-post and magko-congratulate siya sa akin. So yun, siya isa yun sa nagulat ako na uy, parang binati ako nito, nakaka-proud naman kasi parang as a Filipino, parang syempre achievement pa rin naman. Achievement. Grabe, yun. I mean this is a really really big achievement and a dream for a lot of volleyball players and ikaw yung naka-achieve nun. First ever Philippine volleyball player to win a title abroad. What does that mean to you? Hindi pa rin natatapos yung feeling na ay nag-champion kami sa V-Cup. Tapos first ever Filipina na parang nakuha natin. 'Yun, parang ganun, parang. Pero sabi mo totoo kanina, ba? Sabi mo kanina, marami kayong pinagdaanan as a team mm-mm. this season. Can you tell us a little bit more about that? Nung first at second season ko, sobrang iba yung experience ko doon ngayong third season. Kasi ngayong third season ko sa Japan, nagbago yung coaching staff namin. Nagbago kami ng head coach, which is Brazilian coach. Nagpalit kami ng import, which is si Shaina Joseph. Alam ko kilala ng lahat si Shaina kasi naglaro din siya dito sa Pilipinas. At the same time, maraming nawalang player. Yun pa, pandemic. 6 months, wala akong laro, walang liga, walang training. Tapos bigla ako nagkaroon ng opportunity sa Japan. Wala sa magandang kondisyon yung katawan ko. Parang bumalik kami sa rebuilding stage. From zero talaga. Pero champion.
Tinitext mo ba si Dindin nung nasa Japan ka? Humihingi ka ba sa kanya ng tips? O lagi ba kayong magkausap? Kami dalawa ni Ate Dindin, madalas kami magkausap. Tsaka yung isa kong ate. Sila yung lagi, kunyari, frustrated ako sa laro ko or kaya sa training, ganyan. Sila yung lagi kong unang pinupuntahan. Or yung buong pamilya ko, sila yung laging nagsasabi sa akin na konting tiis lang, huwag mong madaliin yung sarili mo. Unti-unti, matuto kang tanggalin yung mga, tulungan yung sarili mo kasi mataas yung anxiety ko na hindi nakakatulong sa akin. So sila yung nagpapakalma sa akin palagi. Paano ka nagbago as a player? Coming from the Jaja Santiago that we know here in the Philippines to now becoming a champion in Japan. Parang wala akong pinagbago. Siguro naging matured lang. Ako pa rin yung Jaja na very passionate, very dedicated dito sa volleyball and sa sacrifice ko lahat na para matuto. At the same time, siguro nakuha ko din sa mga Japanese na yung the way of living nila. Sobrang healthy. Ah. And very professional. Ibig mo sabihin dun sa professional ang mga Japanese? Wala silang other activities or other work, kundi volleyball lang. And makikita mo talaga na yung paghahanda nila sa laro, nakaplano na lahat bago dumating yung laro. Meron kaming app na ginagamit para i-scout din yung mga player. Tsaka makita mo rin sa sarili mo kung ano yung mga kailangan mong itama. Ilan times a day kayo nagtitraining? Can you describe a day in a life? 2 months before the league ng yung season. Minsan twice a day. Araw-araw, twice a day. Morning, siyempre pagising mo, kakain ka, pupunta ka ng gym, mag-weights, pupunta ka, after mo mag-weights, pupunta kayo ng court. After nun, siguro 2 hours na ganun, or kasi nag-weights na kayo, 2 hours nun na ball practice, balik sa dorm, kain, mga isang oras, balik ka sa gym, sa arena, magbo-ball practice kayo ng 3 hours, as sa team na yun. During season naman, hindi araw-araw, twice a day yung training. Pero siguro sa isang linggo, 2 or 3 beses kayo magto twice a day ng training. May weights or okay. Pero wala after weights, wala na kayong bola. Ano yung pinakamahirap na parte ng paglalaro sa Japan para sa iyo? Una-una, language barrier. Communication. Yun naman talaga. Kasi, syempre, iba yung lingwahe nila. Tapos, iba yung lingwahe ko. Though, marunong ako mag-English, pero sila, as in, hindi nila kayang... May mga players na nakapagsalita ng English. Pero, karamihan sa kanila, Japanese lang talaga. Konti. So, naiintindihan ko sila. Pero, yung sagot ko sa kanila, English, Japanese. Watashi no tanjoubi desu. Dinatrabaho mo na mag-aral ng Japanese? Sobra, sobra. Pero sabi nga, may nagsabi sa akin na part ng team namin na huwag mong aralin mag-Japanese, sabi niya. Kasi iba pa rin pag nagsasalita ka ng English. Iba yung respeto ng Japanese player pag hindi ka marunong mag-Japanese, sabi niya. Pero ako, gustong-gusto ko talaga matuto mag-Japanese. Ano alam mo Japanese word? Sige nga, subukan mo. Watashi wa jaja desu. Nijo gosai desu. Ayun. Tapos, yun. Sokoshi, kawaii. Ako si Jaja Santiago, 25 years old. Kawaii, cute, kirei, maganda. Yukuri, dahan-dahan. Hayaku, bilisan, ganun. Konnichiwa, hello or good afternoon. Arigato, thank you. And speaking of Japanese, eto na nga yung alok sa'yo, naturalization, na pinag-uusapan ng lahat. Nasaan ka doon ngayon? Sabi ko naman sa mga nag-interview sa akin, ano ko, 50-50 actually. Gusto kong kunin yung opportunity na binibigay sa akin ng manager namin, na gusto niya akong tulungan. Kung gusto ko talaga daw magpa-naturalize na Japanese, gusto niya akong tulungan. Mag-stay ako doon for until age of 28. Yun yung pinaka longest na procedure.
So, ako kasi syempre, ang dream ko, lahat naman ng volleyball player dito sa atin, or sinong volleyball player, gusto maglaro Olympics, di ba? So, sabi ko, kung kukunin ko yung opportunity na yun, hindi madali, pero mas may step na ako, mas malapit na ako dun sa makalaro sa Olympics. Pag inaram ko yung opportunity na yun, kaysa dito sa atin, na siyempre, nag-ano pa rin po ako, na naghahangad pa rin ako ng magandang outcome dito sa Pilipinas, sa volleyball natin. Siyempre, gusto ko tulungan yung ano natin, yung bansa natin, yung volleyball dito sa atin na umangat. At gusto ko, pag naglaro ko doon sa Olympics, kasama ko rin yung co-volleyball players ko dito sa Pilipinas. For Jaja, naging lakas niya ang suporta ng mga taong nagmamahal sa kanya. Kailangan marinig natin yung reaction ni Mami. Ano po masasabi niya sa latest achievement ng anak po ninyo? Siya po yung first Philippine volleyball player to win a championship internationally. Napakalaking bagay po nito. Siyempre, proud kami. Hindi lang ako, siyempre pati ano, buong clan. Buong clan, Antonio and Santiago clan, siyempre proud kami. And of course, I'm happy. Hindi kasi namin akalain na aabot siya sa ganyan. Actually, sa ganyang level. Actually, hindi namin din talaga in-expect na mangyayari to. Kasi parang ano lang kami eh. Parang nangangarap lang kami dati na makapaglaro ng volleyball, makapag-aral, makapagtapos. Hindi namin in-expect tong achievement ni Jaja na ganito. And yun nga, parang masaya kami, buong clan talaga, sabi nga ni Mama, buong clan talaga masaya. Isa to sa pangarap ng lolo namin na sobrang lapit kay Jaja. And alam ko na sobrang saya niya ngayon kasi hindi niya naabutan si Jaja na mag-a-abroad. So ngayon, kahit wala na yung lolo namin, tinupad niya yon. And si Jaja, I mean, mataas ang pangarap niya. I mean, lahat ng sakripisyo niya, lahat ng paghihirap niya, alam namin na nagpe-pay off na, unti-unti. Yun. At kung pag-uusapan ng offer ni Jaja sa Japan, heto lang ang masasabi nila. Ang sa akin lang naman, kung saan siya magiging masaya. Kung gusto niya, andito lang din kami para sumuporta sa kanya. Ayo, siyempre, kung magiging maayos naman yung ano natin dito is federation natin. Sinabi naman niya na gusto niya kasing kahit papaano iangat yung ano natin, level nung ano ng sa volleyball natin dito sa Pilipinas. Gusto niyang talagang maglaro dito. Gusto niya talagang mabigyan ng trophy or ng medal ang Pilipinas. Kaya parang sa akin, masaya ako na may offer siyang ganun. Pero alam ko sa sarili ko na hindi niya i-accept yun basta-basta. And with the current situation also here in the Philippines, let's not also deny the fact that we have a long way to go. So I think it's her dream also to compete and to play in the Olympics. So for me, I'll just support her whatever her decision would be. Anong pinagbago ng buhay mo dahil sa volleyball? Unahin natin yung ano, dati hindi ako confident sa lahat ng bagay. Mahiyain, ganyan. Hanggang sa tumaas yung confidence level ko ata. Umapal na yata yung mukha. Kasi yung buhay namin dati, kung alam ng iba, as in walang-walangan eh. Broken family, lola at lolo, lumaki kami sa lola at lolo namin. So, kaming dalawa ni Ate Dindin talaga yung gumawa ng way para makapag-aral. Kung ano man yung na-achieve namin ngayon dahil sa volleyball. Ang galing. Alam natin na bukod sa pag-volleyball, meron ka rin palang pinapatayong bahay ngayon. Pwede ba kayo tanong na rin about that? Okay lang naman po ate. Pero kasi ano, hindi pa siya tapos. So gusto ko siya ilabas talaga. Gusto ko mag-create ng vlog or any article about my house. Pagtapos na. Kaya naman siya binili. And also when mo tinap si Jessie. Last year, bago ko umuwi dito galing din Japan, parang sabi ko,
kailangan kong mag-invest para sa future ko. Kailangan kong maghanap ng bahay, kailangan ko na magpatay ng bahay kasi sayang naman yung panahon na tong career ko na to. Nakita ko yun nga rebase ganyan ganyan. Tapos sabi ko, ay ito maganda to, house and lot, pero sa Imus. Ayaw ko kasi lumayo sa Cavite kasi nandun na yung family ko. Tapos yun pa, dream ko talaga para sa family ko na magkaroon ng magandang bahay. Komportable na bahay. So para ito sa family mo, hindi para sa future family ni Jaja Santiago. Siyempre kasama na rin yun, future family ko. Pero siyempre ngayong present, gusto ko gawin to para sa... Siyempre, gusto ko kunin yung lola ko. Hanggang ganda ng design niya. Sa nag-start na. Sobra ate. In-expect ko na magiging maganda. And paano naman na love life? Wala ng time. Hindi, 24/7 po kami magkausap. Oh, sino? Si Ate Micah Ortiz. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Matagal na kami, 4 years. Oh my God, totoo ba? Apple. Grabe, siya yung naging ano. Ka, lilipat na rin siya. Yun na nga yung problema namin ate. Pero hindi naman mahirap mag-migrate, di ba? Hindi ko alam anong gagawin ko pag nag-naturalize ako. Sa mga sumusuporta sa'yo, sa mga naniniwala sa'yo, sa mga bumati sa'yo, sa mga nabilib sa'yo, message mo sa kanilang lahat. Maraming salamat sa pagmamahal, pagsusuporta, nakakatuwa kasi kayo yung palaging nandiyan na nag-cheer para sa amin, para sa akin. Hangad ko na ma-inspire kayo sa lahat ng ginagawa ko. Keep on dreaming and keep on working hard. Last na, ako si Jaja Santiago at blank. Ako si Jaja Santiago na very dedicated sa volleyball. At strong, independent woman. Ang ganda nun! Ang ganda nun! Bye po! Salamat! Mag-ingat ka! Mag-ingat ka! Gusto ko yung mic mo, ate. Kailangan na upgrade eh. Good news eh. Bye, ate! Thank you, bye-bye! Medyo marami akong natutunan tungkol sa buhay ni Jaja dun sa pag-uusap namin yun. Pero eto yung katanungan ng lahat. At gusto ko rin pag-isipan ninyo o sagutin ninyo sa comment section down below. Kung kayo ba, nabigyan kayo ng naturalization offer sa Japan, tatanggapin nyo. Ako, sobrang proud ko maging Pinoy. As in, pusong Pinoy talaga ako. Pero maiintindihan ko kung tatanggapin ni Jaja yun. Kasi may nakausap akong coach, sabi nga niya, kukote ko lang siya na... Aminin natin, medyo malayo pa tayo dun sa level ng Japan tsaka sa Olympics. Ito na eh, abot kamay na ni Jaja yung pangarap niya na makapasok ng Olympics, diba? And that is, you know, one of the best ways to do that. And bihira lang yung ganung opportunity. Kung kaya pa i-push, why not? We'll be proud of her, diba? Pero if she decides to stay and remain a Filipino, I'm sure she will do a lot for us to raise the level. Pero sa tingin ko, mas marami pa siyang magagawa kung pinagpatuloy niya yung paglalaro sa Japan and mas malayo pa yung mararating niya, pwede naman siya bumalik dito. Sana pwedeng, you know, meron pa ganun yung magpapanaturalize siya tapos ibabalik. So, malaking pasasalamat natin sa kanya dahil ngayon pa lang, she's making waves all over the country and internationally. And we're very proud of her. We're very proud of ni Jaja. Sana magpatuloy mo lang para umangat yung level natin. Unified na yung volleyball community. Unified na rin yung liga. And we hope, you know, that this continues on because there are brighter things in the future. And I'm so excited for the PBL season to start. So, yan ang muna for today. Please do comment down below in the comment section. I'd love to know your thoughts. And also, kung may gusto po kayong ipag-guest sa akin, nakausapin ko, kung curious kayo about anybody, put your suggestions in the comment section. Maraming salamat. Thank you for tuning in.
This is Gretchen from my workstation. Back to you.